Good morning po sa lahat. God's Day to all po ulit, kapamilya. So, ready na po ba tayo? Alam ko po na natapos po na ang buong linggo of prayer and fasting. At naniniwala po ako na kung ano po yung mga taktika ni Satan noon kay Jesus, maaari na pwede rin po nating harapin ngayon at maaaring naharap nyo na during the week. But I would like to thank you po sa lahat and praying na lahat po ng mga nag-prayer and fasting, may God answer you in a very special way. So today po, tulad nga po ng story ni Jesus, after prayer and fasting, andyan na yung test. So ngayong araw po na to, ang devotion po natin is testing. At ang bidang-bida po na verse ay galing sa Book of Job, chapter 23, verse 10. Ang sabi niya po, "When he has tested me, I shall come forth as gold." Sabihin nga po natin sa sarili natin yun, knowing that our confidence is in our Lord Jesus Christ, the victorious one, at saka yun, the Son of God, the all-powerful, and at saka po siya yung nagpipray sa atin. Sabihin po natin to sa mga sarili natin. When he has tested me, I shall come forth as gold. Pag-pray po natin na maging ganun tayo. Alam ko pong alam nyo na yung story ni Job. Sa lahat, sa dami po ng mga sigurong pinagdaanan ng mga sample of lives sa buhay, mga buhay ng mga ginamit ng Panginoon sa Bible, siya po yung isa sa one and only na sobrang napakahirap talaga yung pinagdaanan. Siguro po yung mga pinagdadaan natin, ano lang, mga konti-konti lang na hinati-hati sa ating lahat. Pero Job, si Sir Job po talagang, I salute him. At para sabihin niya pa na, I shall come forth as gold. So, ang sabi po dito ni Sir Max Lucado, si Pastor Max Lucado, sabi niya, Satan likes to test the saints. Kumbaga, given na po yun. Parati po na nating naririnig yun eh. Listen to the warning Jesus gives to Peter. Pero po, ito po daw yung sample naman na sinasabi ni Sir Max Lucado, si Apostle Peter. Naalala niyo yung sabi niya, Simon, Simon, Satan has asked to test all of you. Hindi lang actually si Peter po eh. All of them. As a farmer sifts the wheat, I have prayed that you will not lose your faith and help your brothers be stronger when you come back to me. Dito po na ang napansin ko at ang sinasabi po talaga na si Jesus Christ, makikita natin na binibigyan niya ng warning sila Apostle Peter. Pero sa totoo lang po, hindi lang po siya ang i-test, kundi lahat. Kumbaga po, given na rin po yun that we are being tested. We are being tempted always by Satan. Maliit na bagay, malaking bagay, iisa lang po yan. Meron pa rin yung effect sa lahat ng mangyayari sa buhay natin. The way we decide things, the way na paano tayo mag-react sa mga bagay. Pero sabi niya po, kaya nga po, hindi lang po ito sinasabi kay Apostle Peter, but to all the saints, to all who believes in Jesus Christ. May laban po talaga parati. Pero sabi niya nga, I have prayed that you will not lose faith. Tingnan niyo po, ang pinagpipray dito ni Jesus, kung isipin natin, yung faith, yun yung pinakapunto niya na pinagdadasal niya, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi yun po yung pinakamahalaga na meron sa atin. Yung pananampalataya natin, the base of our faith, the foundation of our faith. Tapos sabi niya, at help your brothers be stronger when you come back to me. May times talaga po mga kapatid na sa testing natin, hindi naman tayo parating 100%. May mapagtagumpayan man tayo, pero mayroon din tayong palpak. Pero yun nga po, sabi ni God,
God is all-powerful, God is too faithful and merciful, na kahit kung kapalpakan natin in the midst of the trials, na meron din tayong mga napagtagumpayan, gagamitin pa rin yun ni Lord para ma-strengthen natin yung ating mga kapatiran. Kaya po, kahit po sino na pinadala ng Panginoon sa ating buhay, yun po yung mga taong palalakasin natin dahil tayo naging palpak din. Pero, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Pinagdasal tayo ng Panginoon. Sinamahan tayo ng Panginoon. Tapos po, itong second paragraph, sabi niya, Satan may like to test the saint. But notice who is in control. Di po ba, isa po yan sa mga description ni Lord. He is the God who is sovereign. He is always in control. Even though Satan had a plan, he had to get permission. Sabi nga po sa Matthew 28 verse 18, nakasulat din po dito, All authority in heaven and on earth has been given to Jesus. Kaya meron siyang authority. Kaya po bless po tayo na kay Jesus kasi siya yung leader natin. Siya yung may authority. Wala nang iba. Kaya po pwede yung sabihin, Ops, hindi kaya yan ng anak ko. Ops, hindi yan kaya ni Marila. Hanggang dyan ka lang. Oh? Kaya po napaka-bless natin na nasa Panginoong Jesus. Kasi talagang sinishield po niya tayo. Pero tingnan natin, oh, sabi niya, and this is the proof. Sabi niya nga, the wolf cannot get to the sheep without the permission of the shepherd. Di ba po, isa rin sa pangalan yun ni Jesus Christ sa atin. He is our shepherd. Tapos, and the shepherd will only permit the attack if in the long term, the pain is worth the gain. Ito po, alam niyo po itong the pain is worth the gain. Sa bawat pinagdadaanan po natin, minsan siguro sinasabi natin, no, ako rin po nasabi ko, Lord, ano po kaya ang dahilan ng lahat ng ito? Minsan di po ba mag-question tayo kay Lord? Although, hindi naman po masama mag-question, basta hindi yung alam ni Lord yung heart nyo na, ay, hindi ka na, wala na yung faith mo doon. A question of faith. Yung kini-question mo siya na, Lord, ano po kaya ang dahilan bakit ako, bakit po namin pinagdadaanan ito? Yung magkakaroon ka ng realization, tapos ang ganda na makikita mo after the long suffering, na pinagdadaanan, hindi lang ikaw, ng pamilya mo, it is worth the gain. Yung sasabihin mo kay Lord na, pagdating ng time na matapos na yon, sabi mo, thank you Lord. Kasi po, pag hindi ko ito pinagdaanan, siguro ang yabang-yabang ko na. Siguro hindi ako magiging mas malapit sa inyo. Hindi inaalaw ni Lord ang kahit na ano na hindi ka tutubo. Hindi ka mas magiging mabuting tao. Hindi ka mas mamumold sa character na gusto ni God sa iyo. Kaya po, alam niyo po, isa lang po yung masasabi ko noon yung pansin ko po noon. Pagka kinokorek tayo ni Lord, hanggat hindi natin natututunan yung gusto niyang matutunan sa atin, we will go back to the start. Kung humility yung tinuturo niya sa inyo at ang tigas pa rin ng ulo natin, uulitin pa rin po natin yun. Iba-ibang sitwasyon, iba-ibang tao, pero yun pa rin yung tinuturo sa atin. Yung character na gusto niyang makita sa atin. Kasi po sabi nga po ni Lord, di ba, he who began a good work in you will be faithful to complete it. Kaya po hanggang ngayon, God is at work in our lives. Ganun niya po tayo kamahal. At ito pong sabi niya, the pain is worth the gain. Alam niyo po yung 25th operation ng anak ko. Suki na po kasi ako sa PCBS. Yung sa bilihan ng mga word ni Lord, ganyan, Bible. Kilala na rin po doon si Angelo. Pinagpipray din nila yung anak ko every time na that day before operation, kinabukasan, punta ako doon, preparing myself, tapos anong pwede kong may baon para sa operation na yun. Alam niyo po, ang binigay sa akin ni Lord, sabi sa akin nila, Ma'am Grace, hanggang ngayon, mga kaibigan ko na po sila doon, at alam na po nila yung nag-testimony din po ako doon kung gaano ko galing ang Diyos sa buhay ng anak ko.
sobra. Tapos sabi nila sa akin, ma'am, meron din kaming ano dito, word ni Lord. Kuha ka. Tapos pinakuha nila ako. At the end of the devotion po, papakita ko po yung binigay sa akin. Tapos kasi po yun, it's worth the gain. In everything, it's worth the gain. Kaya po hanggang ngayon na naalala ko yun, siguro yun yung binigay sa akin ni Lord sa ika-25th operation ng anak ko, mag-oopera siya. Sinabi niya sa akin, it is worth the gain. Pagkatapos ng lahat. Tapos after po ng 25th operation niya, hanggang ngayon yung miracle po ni God sa buhay ng anak ko na kahit sila doktor, alam nila na, uy, very good, hindi pa pumapalya yung mga shot. It's worth the gain. It's worth the gain, kapatid. Tapos, ito pa po. Sabi niya, Jesus was allowing Peter to experience a trial. Sabihin din po natin sarili yun. Sarili natin. Jesus is allowing us to experience trial so he could encourage, so that we could encourage our brothers. Perhaps God is doing the same with you. Your difficulties, your disease, kahit sakit pa po yan, hirap, your conflict, tapos nagdagdag pa nga ako, your problems, di mo ba? Lahat yan. Sabi niya, these are ways and these are preparing you to be a voice of encouragement to your brothers. Kaya po, ngayon, kahit alam ko po na kahit sino sa atin, yung mga past natin yung mga past lives po natin na nakita natin, tapos may papadala sa iyo si God, di ba? Uy, tamang-tama. Ganyan narasan ko na rin yan eh. Di ba, mga ganun po? All you need to remember is, sabi niya, no test or temptation that comes your way is beyond the course of what others have had to face. Isa po yan. Hindi po kakaiba yung mga pinagdadaanan natin. Number two, all you need to remember is that God will never let you down. He will never let you be pushed past your limits. Number three, He will always be there to help you to come through it. Nasulat po yan sa 1 Corinthians 10:13. Di ba po ito yung, alam ko yun ito na no temptation, walang temptation ang kakaiba sa mga napagdadaanan ng iba, na sabi niya pagka nandoon ka o pag nag-fall ka man doon sa temptation na yun, si God will always make a way out para makalabas ka doon sa temptation na yun. At hindi ka niya ipupush na yung hindi mo kaya. Alam niya kasi siya yung gumawa sa atin. Siya yung kilalang-kilala niya tayo kung hanggang saan lang ang kaya natin. Alam niyo po yung kaya sure ball na yung panalo mo. Yun lang mga kapatid, parati po nating tatandaan. Pagka naman po nag-fail tayo, may way out po. Balik po tayo sa Panginoon. Lumabas ka kapatid. Kung ikaw man ay nalugmok sa temptation na yun at nagkakamali ka, sabi ni Lord, andoon pa rin, ino-open niya pa rin yung ibang way para makaalis ka dyan. Kaya yun pa lang po, wala tayong rason na, o kahit na anong sabihin kay Lord. Kasi Lord, iniwan mo ako eh. Kasi Lord, hindi ko na kaya eh. Nahihiya na ako eh. Kaya nga sabi niya, sa Romans, sabi niya pag darating ang time, sabi ni Lord na, walang excuse ang kahit sino. Dahil binigay na ni Lord lahat ang way. Kaya po yun, di ba ang ganda-ganda? Kaya nga po, pagka naiisip ko yung mga times na totoo, parang alam nyo po noon, hindi na namin kakayanin yung paulit-ulit. Pero ngayon, as I see my children na sa mga trials po na yun, marami rin sila naging trials. Habang may trial po kami doon, may trial din sila. Kaya po itong cookie jar na to. Ayan.
sarap ng temptation eh. Parang ang dali-dali lang. Pero with God's grace, alam niyo po, magpipray lang po talaga tayo. Sasabihin lang natin sa Panginoon na, Lord, yung mga anak ko, alam niyo po, sabi ko kay Lord, Lord, pagka po may nakita kayong hindi maganda na nangyayari sa mga anak ko, pakita niyo po agad sa akin. Ayoko po, Lord, yung ano, yung hirap na, yung nandun na sila sa sobrang kasalanan, tsaka ako lang malalaman. And God is faithful. Naririnig niya po tayo. Promise, naririnig niya po tayo. Kaya sabihin niyo lang po, idasal niyo lang po. At alam niyo po, bago pa dumating sa time na sobrang malugmok ang mga anak ko, He will be the one to make things na mapakita sa akin. Yung talagang huling-huli ko, sakto, aktong-akto. At marami pong kwento ng buhay ng mga anak ko andito sa cookie jar nito. Na alam po ko po na warriors din sila ni Lord. At alam ko pong lahat tayo. Kaya nga po, tandaan natin, kung si Job po yung sinasabi dito, I shall come forth as gold, eh example na natin, eh mas lalo naman po si Jesus Christ. Kaya po, huwag po kayong susuko sa kahit anong laban ng buhay, dahil kasama natin si Lord in every test of our lives. And we will all come, and we will shall come forth as gold. So yun po ang message natin sa araw na to. Always be ready and be faithful to God as a children. O kapamilya, ito, good morning po. Ito po ang aming mga pictures ng buhay. So first po, ito po yung sasabihin ko na message na parati naming motto. Yan. It doesn't matter if you lose a battle as long as you win the war. Ano pa po yan? Assignment pa po ng anak ko ni Moses noon. Tapos, so ito na po yung 23rd operation ni Angelo. Ito po yung sobrang tagal namin sa hospital mula sa 5th operation, dire-diretso hanggang 23rd. At yan po yung nakalabas na kami. Ang memory po namin dyan, sabi ni Lord sa Psalm 126, minsan po isi-share ko sa inyo. After po niyan, eto na yung 24th. Yan, napalitan na po yung trick. Kasama po na namin si Rachel dyan. Tapos po, 25th. Eto na po yun. Marami na po akong anak. Sins na lang yung wala na partner. Eto po yung sinasabi ko sa inyo. Taran! Yan. Yan po yung pinabunot sa akin sa PCBS. God never said that the journey would be easy, but He did say that the arrival would be worthwhile. Ayan. Tapos po, ito na po yung huli-huli, 2020, COVID-19. Ayan. Kompleto na po kaming lahat. Ayan po. Kaya, in every pictures po namin, may storya ng buhay. At kasama natin si Lord. Kaya po, huwag susuko in Jesus' name. Sige po, pray na po tayo. Father God in heaven, sobra po. Ay, et na naman po ako, Lord, sa kaso sobra ko. Kasi totoo po na sobra po kaming na-overwhelmed, Lord, sa lahat-lahat ng biyayang pinagkaloob niyo. Sa kabila ng COVID-19, sa kabila ng sakit, sa kabila ng mga hirap, tsaka po sa mga dinadala namin, Panginoon. Andiyan pa rin po kayo. Lord, as your children, we pray, Lord, for the power of your Holy Spirit. And with Jesus, Lord God, as our Savior, Father God, tulungan niyo po kami na maging matatag yung pananampalataya namin sa inyo hanggang muli. Sabi niyo nga, Lord, only those who will endure, you'll be saved. Lord, alam ko po na walang imposible sa inyo. Kaya ngayon pa lang po, Lord, katulad po ng pinananalangin ko sa prayer and fasting, hindi na po namin masastop ang kahit na ano pang dumating sa mundo. But all we have to do is through prayers na your words, Lord, and your promises will come true in our lives.
Pero Lord, may yung healing namin sa inyo. Yung healing ko po, Panginoon, nawa. May you please write our names in the book of life, Father God. Tulungan niyo po kami, Lord. That even in our lives, Lord, with testings, Lord, and temptations and trials, we will always have our confidence that we are in you and we will all be victorious. Maraming salamat po, Lord. Thank you po sa lahat ng pinagdaanan namin para mamold kami. Thank you po, Lord, sa lahat po ng mga ways na ginagawa niyo para maging encouragement kami sa iba. And Lord, sana hanggang muli, Lord God, we will run our own race, Lord, and see you in the finish line. Through your grace, Lord, by your grace, through the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, kapamilya! Bye-bye po!